Pinag-aaralan na po sa mga bansang Amerika at Malaysia ang paggamit ng tinatawag ng mutant na lamok bilang pamuksa sa mga lamok din na nagdadala ng sakit na dengue. Pabor ang ating Department of Science and Technology sa ganyang paraan. Nakatutok si Mark Salazar. Mutant lamok na pupuksa sa lahi ng dengue mosquito. Yan ang siyentipikong paraang nakikita ng Department of Science and Technology. Sa laboratorio, pwede rin mag-breed ng mga babaeng lamok na walang pakpak. So hindi sila pwede mag-mate, so isabihin hindi sila manganak. Number two, hindi sila makakakain. Dahil para sila makakain, kailangan lumipad sila. No? At number three, kapag hindi nakakalipad ang babaeng lamok, makakain din siya ng iba pang mga gumagapang na hayop sa lupa. Malalim na pag-aaral na raw ang ginagawa tungkol sa mga mutant mosquito sa Malaysia. Sa University of California naman, halos tapos na raw ito at ang Pilipinas daw ang gustong maging testing site ng Amerika. Kaya sa susunod na buwan, pupunta rito ang mga American scientists para mag-ocular inspection. Minsan, ang dami kagang mga imagination kasing ibibigay, lalo ng mga ng iba, kung ano nang baka, yung baka, anong mangyari about genetically modified research. Bumebenta sa World Health Organization o WHO ang ideya ng mutant mosquitoes. Pero marami raw itong daraan ng question bago matanggap. We like to provide guidelines. We are already in the process of developing guidelines regarding what are the ethical and regulatory frameworks when you do this kind of work. Kanina sa ASEAN Dengue Day, simple at praktikal na paraan pa rin ang pagpuksa sa dengue ang itinulak ng DOH. Edukasyon sa pamamagitan ng motorcade. Nag-ikot sa Caloocan kung saan isa sa may pinakamaraming bilang ng kaso ng dengue sa Metro Manila. Nagpamigay ng mga gamit kontra lamok na ginamitan ng simpleng siyensya. Insecticide-treated screens para sa mga bintana. OV-trap ang tawag sa mga basong ito na pamugaran ng lamok kung saan pwede mong patayin habang itlog pa lang ang mga lamok. At mga net pantakip sa drum. Tinitingnan na natin how it will be for the next several weeks to come. Kasi ngayon na nagsisimula yung June, narito na ang mga nagsimula ng school. Bumaba naman ang kaso ng dengue ngayong taon ng mahigit 4% ayon sa DOH. Pero hindi pa rin biro na mula January 1 hanggang June 11. 27,071 ang tinamaan ng dengue, 172 ang namatay. Mark Salazar, Nakatutok, 24 Oras. Masaya si Raymart Santiago sa kanyang bagong show dito sa Kapuso Network, ang Footbulilit. Happy rin daw siya para sa kanyang misis na si Claudine Barreto na magkakaroon din daw ng bagong programa. Makikita tayo kay Lars Santiago. Football player ang dating ni Raymart Santiago sa pictorial para sa bago niyang show sa GMA na Footbulilit. Matapos ang hit na bantatay, natutuwa raw si Raymart na muling mabigyan ng child-oriented show at makakasama pa niya for the first time si Jeneline Mercado. Medyo patapat ang Raymart na makikita nila dito. Panaitakbuhan dito at syempre hindi natin tatanggalin dito syempre yung mga bata na hindi nang gusto ko kasama ko dito yung mga bata. Tiyak na kaaliwa ng Footbulilit, lalo na ngayong in sa mga chikiting, ang football na pinasikat ng ASCALS. Isang dating mahusay na football player ang role ni Raymart dito na nagkaroon ng maraming pagsubok sa buhay. Hindi na rin naman bago kay Raymart ang football. Naglaro siya nito noong nag-aaral siya sa Lasal. Maganda ngayon dahil umuuso na uli ang football at syempre maganda pakita rin doon sa ibang tao na hindi pa nakakaintindi at para lalo lumago, para lumago itong football sa Pilipinas. Ikinwento naman ni Raymart na lalong excited ang asawa niyang si Claudine Barreto sa pagbibida niya sa Footbulilit. Si Claudine nga raw ang katulong niya sa paghahanda para dito. Hindi lang si Raymart ang magiging abala dahil si Claudine magsisimula na rin ng bago niyang show sa GMA. Oh yes, so very excited at mag-uumpisa na rin, malapit-lapit na, so abangan din nila yun. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. Up next, Michelle Madrigal at ASCALS goalkeeper na si Neil Etheridge. Nagkakamabutihan na nga ba? Abangan yan sa pagbabalik ng Chika Minute. Mga kapuso, isang pambato na naman po ng mga Pinoy sa larangan ng chess.
Nagtapos ng three-way tie finish ang 17 taong gulang na Pinoy Chess Grandmaster na si Wesley So sa Sigeman Chess Championships sa bansang Sweden. Paghahanda na raw din daw ito sa kanyang pagsabak sa Chess World Cup sa bansang Estonia sa Setyembre. Makitimeout muna tayo kay Chino Trinidad. Kahit paman argabyado sa kanyang paggamit ng mga black pieces, hindi nagpatinag ang isa sa pinakabatang naging grandmasters sa kasaysayan ng chess na si Wesley So. Nang talunin niya ang tubog Sweden na grandmaster na si Johnny Hector matapos ang 31 moves ng French defense. Muling ginamit ni Wesley ang kanyang calm precision upang daigin ang kanyang dihamak na mas veteranong katapat na nagbigay sa kanya ng 2 wins, 2 draws at 1 loss na sapat na para sa 3 points katabla sina grandmasters Anish Giri ng Netherlands at Hans Tikkanen ng Sweden. Kabilibilib ang tibay ng dibdib ng batang Pinoy Grandmaster nang salagin niya sa loob ng 4 na oras ang paulit-ulit na pag-atake ni Grandmaster Hector na 15 beses lang nakakalahok sa naturang torneo. Sa isang bahagi ng bakbakan, ipinain pa ng Swedish Grandmaster ang kanyang bishop at rook upang subukang lansihin ang mas batang si So na hindi naman nagpatinag. Pero nang umatake na si Wesley, wala nang nagawa si Grandmaster Hector kundi isuko na ang match sa kanyang mas batang katunggali. Matapos ang kanyang three-way tie finish sa Sweden, sunod na asintahin ni Wesley ang torneo sa India. Bukod sa World Cup sa Setyembre, isa rin sa mga hanga ni Wesley ay maabot ang ELO rating na 2700 bago magtapos ang taong ito. Chino Trinidad Akatutok, 24 oras. Susunod, ginagawang gusali sa bansang Kenya gumuho, hindi bababa sa 4 ang patay. Pinakamahabang lunar eclipse sa loob ng isang dekada. Mamayang madaling araw na makikita dito sa Pilipinas. At silipin ang tinaguriang pregnant papaya, buntis na papaya. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 oras. Ang inyong po'y napapanood ay umpisa na isang lunar eclipse na matutungayan mamaya dito, mamayang madaling araw pala, no? Dito sa Pilipinas, pinakamahaba daw yan sa loob ng mahabang panahon.